Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, magsasala ko'y iyong dinisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsanansang ko'y aking inikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, pangalawang araw ng Kwaresma o 40 na araw na ating paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na naitala para sa misa natin ngayon, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting na mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang intensyon para sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sinasabi na dapat pagpasyahan natin ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay. At sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ng Panginoon, ang ibig sumunod sa akin ay limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang cross araw-araw at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kuminsan ang ating karupukan at kahinaan at kasalanan ay siyang naging hadlang sa ating pakikiisa sa Diyos. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamagitan mo muren humantong sa wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasihan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsadiksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahonan. At anumang gawin ay nakatitiya na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang pahong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinasabi niya sa lahat, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng itao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. At ngayong araw ng Huwebes ay pangalawang araw sa 40 na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon na tinatawag nating Kuwaresma o 40 na araw. At itong 40 na araw, tayo ay magnilay-nilay paano tayo maghahanda sa ating paglalakbay tungo sa pakiisa sa Panginoon sa kanyang pasyon, sa paghihirap, kamatayan, sa cross at pagkabuhay muli. Ngayon sa Huwebes ay ating pong pagnilay-nilayan ang pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpasan ng ating cross. Sinasabi sa ating ebanghelyo, ang ating ebanghelyo ngayon mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 22 hanggang 25, sa Versikulo 23 ay sinasabi ng ating Panginoon, kung ibig ni naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang mahalaga po dito ang pasanin ang cross araw-araw. Atin pong nakita ang ating replika ng ating pong Hesus Nazareno. Pasan niya ang cross. Yung pagpasan niya ng cross ay atin pong tingnan sa tinatawag nating staurologia. Mula sa salitang Grego, stauron, cross, at logos, salita o kaalaman. Kaalaman tungkol sa cross. Sa atin pong ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 23, pasanin ang cross araw-araw. Ang cross ay bahagi ng buhay natin. Kuminsan na ating makikita na ang cross ay negatibo, pero hindi po siya negatibo. Ang cross ay isang sangang daan. Mayroon pong isang bahagi na pataas at mayroong isang bahagi na siyang horizontal o pahiga. At ito yung tinatawag nating crux, cross.
sanganggaan na kung saan mayroong papunta pataas at mayroong papunta sa ibaba, may papunta sa kaliwa at papunta sa kanan. Ang mahalaga po dito ay ang pagtingin natin na yung pong nakatayo na bahagi ay atin pong relasyon sa ating sarili tungo sa Diyos, at ang bahagi na nakahiga ay ang ating relasyon sa ating sarili, sa kapwa natin, sa kalikasan at sang nilikha. At kailangan tayong magpasya sa cross ng buhay. Ang pagpasya ay bahagi ng buhay ng tao. Kaysa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 20, sinasabi, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili, buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Versikulo 15, Kapitulo 30 ng Deuteronomio. Ang mangyayari sa buhay natin ay depende sa ating pagpasya sa sanganggaan ng buhay, sa cross ng buhay. At dahil hindi natin nakikita ang pinakasentro, po ay ang sundan natin ang daan ng Diyos. Sa ating Salmo 1 na ating napakinggan ngayon, mapalad ang umaasa sa Diyos. Kapag ka mayroon po tayong cross na sa gitna po, kapag tingnan po natin ang nakapako na Kristo, nasa gitna siya ng cross. Sa buhay natin, dapat nasa gitna ang Diyos. Sa ating mga pagpasya at pagpili sa buhay, dapat para sa Diyos. Nakaugat sa Diyos o sa salita ng Diyos. May tunguhin ng kabutihan na sa Diyos ang siyang magbigay saysay, ang siyang magbigay kahulugan ng buhay. Sa Diyos ang siyang sentro, na siya dapat ang ating liwanag, siya dapat ang sumabaybay, at ang kanyang pagkandili ay hindi po mapalayo sa atin, sapagkat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ayon pa sa staurolohiya o kaalaman tungkol sa cross, ay kanyang ibinigay ang ating sarili. Sa tinatawag na pahamak sa cross, ay nagiging kaligtasan ng buhay mula sa cross. Ang tao ay pumili rin noon ng kahoy, bunga ng kahoy na siyang nagdala ng kamatayan. Ang cross na kahoy ng kamatayan noon ay naging simbolo na ng buhay. Noong namatay, ang pinagmula ng buhay ng ating Poong Hesus Nazareno. At dahil dito, kailangan tayong magpasya para sa buhay, hindi sa kamatayan. Para sa pagpapala ng Diyos at hindi sa kaparusahan. Dapat tayong magpapasya lagi na ang cross o sanganggaan ng buhay ay hindi pagsubok, hindi paghihirap, hindi maituring na cross ng buhay natin ang lahat ng mga suliranin, mga hadlang at pinagdaanan ng buhay, na sa atin lang ng pagpasya na dapat isentro ang ating puso at isipan sa Diyos. Kung mayroong Diyos, kaya natin ang lahat ng pagsubok. Kung ang Diyos ay sa sentro ng ating buhay, gaano man katindi at kabigat ng pinagdaanan sa buhay, kaya natin, sapagkat mayroong Diyos. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Pinasan na ng ating Poong Hesus Nazareno ang cross para sa atin. Pasanin din natin ang cross na siyang inalok ng Panginoon upang tayo'y mapas sa Kanya, upang ang buhay natin ay buhay na may kaligtasan, buhay na may kabuluhan, sapagkat tinanggap natin ang cross at pinapasan natin ito araw-araw. Pasanin natin ang cross araw-araw. Pakiisa sa ating Poong Hesus Nazareno upang ang kanyang pagpapala, upang ang kanyang biyaya at grasya ay suma sa atin, at makamtanin natin ang mga biyayang
ibubuhos sa atin sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. He is a God that has not given up on us. Nagpapatuloy siya na umibig sa atin. Ibigin rin natin siya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng cross katulad Niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa at atin pong itutugon. Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Hesus, loobin mong ang iyong krus ay aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway, maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway, mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, ang pagpakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin ka, batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong magandang loob na ibinigay ay aming mahandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa mitan sa Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang helisisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumita ng Espiritu ngayon banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Policarpio, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay paansin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailahakin
pansin ang iyong naisin siyang susundin. Kung pipiliin habang alin sabay tahakin, tus na landasin kalakayakin. Hapis ay di pansin ang iyong nangin susundin. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sarinawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng lambana ng Itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media, sa iba't ibang social media platform, at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa QUIAPO Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, pasanin mo ang iyong cross araw-araw. Makiisa tayo sa pagpasa ng cross na hindi na kabigatan sa buhay, bagkus kaligtasan at buhay na ganap ni Kasisya. Salamat sa ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang puwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na puwasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ang kana na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng binisyon ito naway maalala ang pangako ng sabinyag, na ikaw ay kinaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa
ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.